dating ng Mayo 1, 2020. Panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong mabago ito by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po na probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay sa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganun pa man, dito po sa mga lugar na mapapasailalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po ako ano mangyayari dito sa mga lugar na ito kung magkakaroon nga ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasailalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan at Sulu. Ano po ang recommendation sa mga areas under General Community Quarantine? Ito po yung mga lugar na hindi na mapapasailalim sa ECQ. Po pwede pong magtrabaho ang mga manggagawa sa Sector 1, 2, and 3. Ito po yung gagawin on a work-in phase. Yung mga bata po, edad 0 hanggang 20, at yung mga matatanda, 60 and up, and high health risk, mananatili po sila sa kanilang mga tahanan. Papayagan po ang mall opening covering non-leisure shops. Papayagan po yung mga priority and essential construction projects na mag-resume. Papayagan po ang mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4, yung leisure at mga kabataan. Papayagan din po ang public transport na mag-operate at reduce capacity at ang LGU po to enforce curfew at night dun po sa mga hindi manggagawa. For GCQ areas, General Community Quarantine, iko-consider po ang reprioritizing ng SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ibig sabihin, yung SAP po na para sa areas na hindi na po under ECQ, syempre po yung cash subsidy kinakailangan pag-aralan na ibuhos doon sa mga areas under ECQ pa rin. Yung mga GCQ areas, consider to allow na po yung high school, higher education institute, HEI school year to finish and give credentials to students.
Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, fishery, forestry, sa food manufacturing at lahat po ng supply chain including ink, packaging, raw materials, sa food retail, supermarket, restaurant, restaurant for takeout and delivery only, mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung option naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya na electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po, to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry. Consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat na eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre except po sa online learning, yung leisure, amusement, gaming and fitness, yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa, limited opening po ng malls, at limited opening ng construction. Yan po ang rekomendasyon ng inyong IATF. Maraming salamat po.